Tuwing mainit ang panahon, madaling mapanis ang pagkain. Alamin ang ilang tips para maiwasan yan sa report ni Tina Panganiban Perez. Bata pa si Aling Bernadette nang sumama ang kanyang pakiramdam dahil sa pagkain ng tulingan, pero tandang-tanda pa rin niya ito hanggang ngayon. Ako una nagsuka noon. Tapos sumunod yung mga kapatid ko. Bago raw sila dalhin sa doktor, may pinakain daw muna sa kanilang magkakapatid para raw maalis ang lason sa kanilang katawan. Pinakain po kami ng nyug. Yun ang paniniwala sa probinsya kasi nyug at saka asukal. Ayon kay Master Chef Winston Luna, may mga pagkaing madali talaga mapanis, gaya ng mga tomato-based at cream-based. May mga pagkaing di rin naman mabilis masira, gaya ng mga preserves sa asukal, asin at may acid. Pero ngayong mainit ang panahon, dapat doble ingat pa rin daw para di mapanis sa mga pagkain. Rule of thumb muna, ang mainit dapat manatiling mainit. Pagkatapos yung malamig, dapat manatiling malamig. Kapag nagbago raw ang temperatura ng pagkain, baka raw mapanis ito. Ang unang senyales daw na malapit na masira ang pagkain ay pag may nakita ng bular ito. Ang small bubbles na yon, indicator na siya na meron ng portion na to na malapit ng mapanis. Pagka yung naamuy na natin, ibig sabihin yan malala na yung pagkapanis ng pagkain. Pag nagluto raw, huwag agad takpan ang pagkain. Yung food natin, hindi pa siya settled. So basically, may steam pa na lumalabas doon. Ngayon, ang nangyayari, pagka yung tinakpan natin agad yung pagkain natin, yung steam niya nakukulong doon. And kung mapapansin nyo, pagka tinakpan ng pagkain, merong mga namuong tubig sa ibabaw. So yun yung nagiging cause na napapanis. At pag nakakain ng panis, imbis na bigyan ng tao ng kung ano-ano, inirekomenda ni Chef na dalhin siya agad sa doktor. Tina Panganiban Perez, GMA News.